Ito yung ating mayroong mylar capacitor at ito yung wala. You are watching DJ Nipsky Music and Flutter Vlogs. Please subscribe. So magandang araw mga ka-DJ. So ngayong araw ay gagawa ulit tayo ng panibagong video. So kung hindi nyo napapanood yung ating previous vlog about sa ating dynamic microphone na tinanggal natin yung feedback, so panoorin nyo yun, ilagay ko lang yung link sa baba mga ka-DJ. So sa ngayon, yung wireless microphone naman ang lalagyan ko ng anti-feedback. Pero dalawang klase ng mylar capacitor yung aking iti-test kung saan nga ba yung maganda. So keep on watching lamang mga ka-DJ at huwag nyong i-skip ang video para matutukan nyo ng husto kung paano ko gawin. So by the way mga ka-DJ, kung napapansin nyo yung aking wireless box receiver ay mayroong nakakabit na XLR na input. So yung ginawa ko kasi, linagyan ko siya ng XLR patungong mixer kasi mas maganda yung tunog o mas hataw at malakas yung vocal ng ating wireless microphone kaysa 1/4 na PL plug o yung pang microphone mismo na input. So kung mayroon kayong mixer mga ka-DJ ay mas mabuting lagyan nyo ng XLR or gumamit kayo ng XLR input patungo sa ating mixer para maging malinaw yung ating tunog o mas malakas pa. So ayan mga ka-DJ ay babalik tayo sa ating topic ngayon. So bubuksan ko yung microphone at lagyan ko na to ng mylar capacitor. At syempre mga ka-DJ ay tinanggal ko na yung kanyang switch. So keep on watching mga ka-DJ at dyan lang muna kayo. Please subscribe, like and share at pahit na rin ang notification bell para maging updated naman kayo sa mga bagong i-upload ko. By the way mga ka-DJ, meron akong video about sa ating dynamic microphone na tinanggalan ko din ng feedback. So panoorin nyo na lang mga ka-DJ at ilalagay ko yung link sa baba. So dito ko ilalagay mga ka-DJ yung aking mylar capacitor. So by the way, dito pala natin ilalagay yung mylar or pwede rin dito. Pwede rin ikabit dito sa ating wire kung wala kayong pang sulda. So dito. Basta at maayos lang yung pagkadikit or pagka-tape ng ating capacitor. So pwede dito. So nag-decide ako na dito na lang muna. So here we go. So bali mga ka-DJ ay meron tayong ditong dalawang mylar capacitor na ating i-demo o ating itatry kung saan nga ba sa kanila yung maganda. So yung previous vlog ko na dynamic microphone ay yung ginamit ko doon ay 2A104G. So itatry ko din dito sa ating wireless microphone. At syempre ito hindi ko pa na-try kung ano nga ba yung tunog nito. Pero itatry natin ngayon sa ating wireless microphone. So yung value niya ay 2A223J. Ito ko ilalagay yung ating mylar capacitor. So kung wala naman kayong pangsulda ay recommend ko din sa inyo na dito na lang sa ating wires. Putulin nyo lang yan at kabit nyo lang ng maayos and then i-tape nyo para iwas ground, iwas magkadikit yung ating polarity. So by the way mga ka-DJ, ang mga mylar capacitor na ito ay non-polar pala. So okay lang magkabaliktad. Ang pagkabit nito mga ka-DJ ay kabit nyo lang yung mga paa sa ating positive and negative paganyan. So sundan nyo lang mga DJ ng paganyan. So mamaya ay magkukumpara tayo sa without mylar capacitor at sa mayroong capacitor. So meron akong isa kasi dalawa to na wireless, so isa sound check natin to mamaya. So sa mga baguhan pa lang at napadaan lang sa aking channel ay maaaring mag-subscribe, like and share at pahit na rin ang notification bell mga ka-DJ para maging updated kayo sa mga video na i-upload ko. So bali mga ka-DJ, yung inuna ko na mylar capacitor ay yung
2A 223G. Subali, ikukumpara natin siya sa 2A 104G. So sa ngayon mga DJI, isa sound check na natin to yung mic test. So sana maging maganda yung ating Mylar capacitor. So sana maganda yung tunog kaysa isa. At binuksan na nga natin mga kadiji yung ating amplifier at yung DVD player na pagsasaksakan ng ating wireless microphone. Ito yung ating mayroong Mylar capacitor at ito yung wala. Yan, subali mga ka-DJ, yung ating mayroong Mylar capacitor at wala ay halos magkapareho lamang. So, nag-feedback pa rin siya mga ka-DJ. So, ngayon, tatanggalin natin to at itatry natin yung isa. Bali mga ka-DJI, tatanggalin natin tong kasi wala pa rin pagbabago. So ngayon, itatry natin tong 2A 104G. At ayan na nga mga ka-DJI, pinalitan ko na yung ating Mylar capacitor ng 2A 104G. So ayan. So ito yung kanina natin na yung una na walang pagbabago. At andito na nga tayo mga ka-DJ sa bandang magkakaalaman na ang volume ng ating amplifier ay same pa rin ng volume nung kanina. So mic check na natin to mga ka-DJ. So sa ngayon mga ka-DJ ay tatry muna natin yung ating Mylar capacitor. Subali mga ka-DJ, ang distance ng ating soundcheck ay nasa 1 meter. So, same pa rin yung kanina. Narinig nyo nga mga ka-DJ na hindi nag-feedback ang ating microphone sa ating Mylar capacitor na 2A 104G. So sa ngayon ay i-mic check din natin yung ating isang microphone na walang Mylar capacitor. So ayan mga ka-DJ ay nag-feedback siya. So yun mga ka-DJ ay nag-feedback itong ating walang Mylar capacitor. So ito ay masasabi ko lang ay goods na goods kasi hindi siya nag feedback. So ayun mga DJI, isasauli na natin doon sa ating microphone cover. So yan na mga ka-DJI, natapos ko na yung ibalik yung ating wireless microphone. So bali, ito yung mayroong Mylar at ito yung kulay blue ay walang Mylar. So titest natin ngayon mga ka-DJI. So ito muna yung ating Mylar.
So, success mga DJ. Please subscribe, like, and share, and pahit na rin ang notification bell para may updated kayo sa mga video na upload ko. Thank you!